din na kasalanan daw po ito ng IATF, eh siguro naman po yung karanasan ng buong mundo na dumami ang mga kaso ng COVID-19 dahil nga po sa mga bagong variant ay magpapatunay na talagang yung virus po ang kalaban, hindi po ang gobyerno, hindi po ang IATF. Pero dahil nga po sa napakataas ng mga tao at mga kababayan nating nahahawa ngayon ng COVID-19 dahil na rin dito sa mga bagong variant, inaprubahan po ng ating presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na ilagay muli sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal o ang tinatawag nating Greater Manila Area. Ito po ay epektibo sa Lunes, 12:01 po ng umaga, March 29, at tatagal hanggang 4 ng Abril, taong kasalukuyan. Naranasan na po natin mamuhay sa ilalim ng ECQ. Ano ba ho ang ECQ o Enhanced Community Quarantine? Ito po ang pagpapatupad ng mga panandaliang hakbang na nagpapataw ng limitasyon sa galaw or movement at transportasyon ng mga tao at mahigit na regulasyon ng operating industries. Sa madaling salita, homeliners po tayo uli. Sa bahay po tayo, except kung magtatrabaho tayo sa bukas na industriya, kung tayo po ay upper at para kumuha ng mga necessities gaya po ng mga pagkain at gamot. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghatid ng food and essential services at may heightened presence ng uniformed personnel para ipatupad ang community quarantine protocols. Nakikiusap mo puli kami, no? Bagamat nandyan po muli ang mga checkpoints para nga pong masigurado na tayo po ay homeliners na nanatili sa bahay unless talagang kinakailangan lumabas, pakiusap po sa mga checkpoints. Huwag po nating haharangin ang mga cargos, lalong-lalo na po ang mga may dalang pagkain. Dahil pag hindi po nakapasok sa Greater Metro Manila area, yung ating mga pagkain, eh baka po tayo magutom. Ipapatupad ng National Task Force, ipapang-ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga hakbang na may kinalaman sa prevention, detection, isolation at treatment. Makikita po natin ngayon sa ating screen ang mga hakbang na may kinalaman sa prevention. Kasama po dito yung pagpapatupad ng minimum health standards, mask, hugas, iwas. Yung pagdidistribute po ng mga PPEs, no? At yung pagre-retrofit po ng mga workplaces, establishment and public spaces to ensure adequate ventilation and compliance to engineering and administrative controls developed by the DTI and DOLE. Pagdating naman po sa detection, no, mag-establish po kami tayo ng mga Daravi-like centers at the community na maghahanap po ng mga suspect cases, ititrace sila, i-contact trace at i-isolate. Magbabahay-bahay po tayo na maghahanap ng mga taong meron po mga simptomas. Sisiguraduhin po natin na ang ating mga lokal na pamahalaan ay mag-a-isolate hindi lang po ng mga positibo, kundi yung mga suspect at merong mga close contact. No? At talaga pong paiintingin natin ang testing, contact tracing within 24 hours of detention. Kasi pag hindi po natin tinest at hindi natin in-isolate within 24 hours, baka nga po makapaghawa pa bago sila ma-isolate. At kinakailangan nga po 95% of close contacts must be traced and isolated, quarantined within 24 hours of case notification. Mamaya po sasabihin ko sa inyo na bukod pa sa PCR, kukuha na po tayo ng hindi baba sa 500,000 na antigen test kits para po manatiling napakataas ng ating mga numero na natetest. Dahil sa pamamagitan lang po talaga nating ng testing na malalaman natin kung sino ang merong sakit at kung sino ang dapat na i-isolate. Kasama rin po sa mga hakbang na gagawin natin ang parallel implementation at pagpapainting ng vaccination efforts sa high burden area. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan, at kasama na rin po dyan ang Cebu City at ang Davao City. Inatasan din ng National Task Force na mag-set ng indicators at weekly targets. Isang LGU scorecard na may klarong targets ang iseset para sa mga lokal na pamahalaan.
Ano-ano po inaasahan nating mangyayari sa ilalim ng ECQ? Ang mga essential at priority construction projects, pampubliko man o pribado, ay papayagang mag-operate at insunod sa ilalabas na guidelines ng DPWH. Bukas po ang mga pampublikong transportasyon, kahit ECQ. Bababalangan po ang kapasidad, ang final capacity po ay ilalabas ng ating Department of Transportation. Ang pagtitipon-tipon o gathering ng mahigit 10 katao sa labas ng kanilang mga pamamahay ay ipinagbabawal po. Pinagbabawal nga po natin ang lahat ng mass gathering. Pati po yung pinayagan nating simba, bawal na po muli. Pagdating naman po sa KBL, Kasal, Binyag at Libing, pinapayuhan na dapat immediate household members lang po ang maaring dumalo na hindi po hihigit din sa 10 katao. Hindi po pwedeng lumabas ang mga nasa below 18 years old at over 65 years old, kasama ang mga buntis, may immunodeficiency, comorbidity at iba pang health risk, liban na lamang kung may bibilihin na essential goods at services. Alam niyo po, itong mga populasyon nito, sila po talaga ang tinatamaan ng matindi ng ating kalaban na COVID-19. Mas pinag-iting din po ang oras ng curfew sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at NCR. Ang ating curfew po ay mula 6 p.m. hanggang 5 a.m. Ang upper, workers, cargo vehicles and public transportation ay hindi po sakop ng curfew. Magdala lang po ng ID para magpapatunay kung bakit kayo kinakailangan lumabas na inyong mga pamamahay. Pinapaalala din natin na hindi kinakailangan ang travel pass. Samantala, mananatiling bukas ang ating mga malls para sa mga essential stores gaya ng groceries, pharmacies and hardware stores. Ang mga restaurant ay pinahintulutang magbukas para sa take-out and delivery. Kahit ano na pong dine-in, miski al fresco, hindi na po pwede. Tignan po natin ang mga industriya na bukas at hindi bukas sa ating infographics. Ang mga bukas po, public and private hospitals, health and emergency and frontline services, manufacturers of medicines, medical supplies, devices and equipment, agriculture, forestry and fishery and their workers including farmers, ARBs, fisher folks and agri-fishery stores. Importante po ito dito sa mga karatig probinsya ng Metro Manila. Delivery and courier services, transporting food, medicine or other essential goods. Para naman po sa mga 50% operational capacity, ito po yung mga private establishments na nagbibigay po ng essential goods and services. Media establishments and their total permanent staff complement, at saka yung mga workers po accredited by the Department of Transportation. Ito po yung mga industriya na sakop ng skeleton force, no? Skeleton force lang po sila. Yung other medical dental rehabilitation and optometric clinics, pharmacies or drugstores, capital markets, mga vet clinics, water supply and sanitation services, mga banko, money transfer services, energy and power companies, telecom companies po, airline and aircraft maintenance, manufacturing companies and suppliers, construction works such as cement and steel, the Philippine Postal Corporation, PSA, BPOX, export businesses, printing presses, funeral and embalming services, humanitarian assistance personnel from all civil society organizations, NGOs, and UN humanitarian country teams, security personnel, mga religious leaders po, real estate activities limited to leasing lang po tayo, and repair and maintenance of machinery and equipment. Samantala po, inatasan ang Region 3, Cordillera Administrative Region, Batangas City at Quezon ng Calabarzon na ipatupad ang enhance, prevent, detect, isolation, treatment, and rehabilitation measures. Kasama sa mga hakbang na ipapatupad after due assessment ng mga lokal na pamahalaan, ang mga nasabing lugar ay ang pagsang-ayon sa kanilang regional IATF sa mga sumusunod. Una, ang scope of lockdown ay maaaring ma-extend sa buong munisipyo o sa isang buong lungsod. Pangalawa, limitahan ang interzonal mobility lalo na papunta at palabas ng high transmission areas. Pangatlo, limitahan ang non-essential travels within the lockdowns. Pang-apat, kailangan i-monitor, matukoy o ma-address ng regional IATF ang mga gaps sa
PDIT implementation. Panglima, kailangan inspeksyonin ng DOLE at DTI ang workplaces at mga establishmento at ibigay sa IATF ang kanilang findings at action plans. Pang-anim, pabilisin ang pagbabakuna ng priority groups. Inadapt din ng inyong IATF ang mga sumusunod na policy directions na may kinalamang naman po sa National Vaccination Program. Una, imamaximize na po ang master listing at pagbabakuna ng priority group A1, yung ating mga workers sa frontline health services, kabilang ang mga hindi nakabase sa health facilities pero nagpo-provide ng COVID-19 case management from womb to tomb. Yung pag-i-screen ng mga border at points of entry or management ng COVID-19 specimens. Pangalawa, papatupad na po natin ang sabay na pagbabakuna ng mga priority group A1, yung mga health workers natin, hanggang sa susunod na priority groups ay pinapayagang hanggang priority group A2, yung ating mga seniors, at priority group A3, yung mga meron pong comorbidities sa substitution list. So yung sa substitution list na po natin, dapat gamitin na yung mga A2 at A3. Pangatlo, simultaneous vaccination na susunod sa priority groups kung ang mga supply mula multi-party agreements ay dumating na ay ida-adapt po natin in principle. Inatasan ng Department of Health ang vaccine cluster na gumawa ng operational guidelines na iindurso ng Interim National Immunization Technical Advisory Group or INITAG. Pang-apat at panghuli, ang pagpapatupad ng vaccination program ay kailangan na coordinate sa pakikipagtulungan ng uniform personnel, pribadong sektor at suporta ng iba't ibang ehensya ng national government agencies para maisagawa ang pagbabawas ng on-site processes dahil sa pagkukumpleto ng dokumentasyon at screening processes bago ang mismong araw ng pagbabakuna. Ang pag-designate at paggamit ng mas malaking vaccination sites kung kinakailangan habang sinusunod ang pinapayagang capacities, ang pag-obserba ng minimum public health standards tulad ng physical distancing, ang pagbibigay ng admin functions sa non-healthcare workers para mabawasan ang trabaho ng healthcare workers at mismong araw ng pagbabakuna. Pag-maximize ng business processes para mapainting ang vaccination program, kasama na rito ang marketing, managing manpower at paggamit ng ICT solutions at pagtiyak ng tuloy-tuloy ang pagbabakuna kahit holidays. Huwag to tayong mawawalan ng loob. Tinitiyak po natin na handa ang gobyerno at tutulungan po namin kayo. Ang inyong pamahalaan nagtatrabaho at nagsusumikap na mapabuti ang kasalukuyang sitwasyon. Babangon tayo para sa isang magandang bukas. Magandang gabi po.